الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome pong muli sa ating programang Islam 101 Riyadh na tumatalakay sa mga napapanahong isyu sa ating umma. Sa pagkakataong ito ay ating tatalakayin ang paksang may kinalaman sa shirk, panganib nito sa ating mujtama o sa ating lipunan. At ang makakasama po natin sa ating talakayin ito ay ang ating butihing ustad na si Ustad Abdurrahim Kilalan. Assalamu alaikum sa iyo kapatid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay Ustad, ang ating unang tanong. Ano po ang ibig sabihin ng shirk sa wika at sa batas ng Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ang shirk sa literal na kahulugan nito ay ang pagtatambal. At sa pakahulugan ng Islamikong pananaw, ito ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka-Diyos na tangi at karapat dapat sambahin, at ang pagtatambal gayon din sa kanyang mga pangalan at katangian. Ustad, yung parusa tungkol sa shirk, ano po ang maibibigay nating halimbawa tungkol sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong nagtatambal sa kanya? Ang usapin hinggil sa shirk ay talagang napakahalaga, napaka-importante, at hindi nararapat sa isang Muslim na wala siyang sapat na kaalaman hinggil sa shirk na ito. Dahil sa unang-una, ito ay ang pinakamalaking kasalanan na itinuturing. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ito ay ang tanging kasalanan na hindi niya patatawarin. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na si Allah ay patatawarin niya ang lahat ng mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan. Inna Allah la yaghfir. Ngunit ang shirk ay hindi na ito patatawarin. Inna Allah la yaghfir. Hindi niya patatawarin ang shirk at patatawarin niya ang anumang kasalanan maliban rito. So ito ang tanging kasalanan na walang kapatawaran. Kaya ito ang pinakamalaking kasalanan. So, gayon din, ang shirk ay ang pinakamalaking uri ng paglapastangan. Dahil ang pagsishirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay paglapastangan sa kanyang karapatan. At ang tanging karapatan namin Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga nilikha ay ang sambahin siya ng nag-iisa. At sa pagsasagawa mo ng shirk, hindi mo ibinibigay yung karapatan niya. Okay. So, gayon din, sa halimbawa ng mga kaparusahan, napakaraming talata sa Quran, hinggil sa kaparusahan ng shirk. No? Pero kabilang sa mga kaparusahan ng shirk ay ang mawawala ng saysay yung pagsamba na sinasagawa ng isang tao. Tulad ng sinabi niya sa banal ng Quran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi na Allah Ta'ala sa Quran, at tunay na inihayag namin sa mga nauna sa iyo, tulad ng pagkakahayag namin sa iyo, na kung ikaw ay magtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay magtatambal sa kanya, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, mawawalan ng saysay ang iyong mga gawain. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, at tunay na ikaw ay mapapabilang sa mga talunan sa araw ng pag-uwi. So yun ang mga kahalimbawa ng parusa, Ustad, na nabanggit natin o nabanggit mo sa banal na Quran. At maaari ka bang magbigay sa atin, sa ating mga taga-subaybay, ng halimbawa nito? Kasi ang ating binabanggit ay hinggil sa Quran at mga example na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa parusa sa Quran. Ngunit sa panahon natin ngayon, balikan natin ang ating kasalukuyang panahon itong sa Pilipinas. Ano po ang mabibigay nating, sabi natin, isa o dalawang example ng shirk na lalaganap sa lipunan natin? Sa atin, kung titingnan natin sa ating bansang Pilipinas, gayon din sa iba pa mga lugar, no? Ang pinaka malaking halimbawa ng uri ng shirk ay ang pagsamba. Na pagbigay ng ating mga pagsamba sa iba
bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pwede nating sabihin diyan yung pagsamba sa ribulto. Pagsamba sa mga ribulto, pagsamba sa mga propeta, kay Kristo, sa araw, sa buwan, at iba pang mga nilikha. Kasi anumang bagay na nilikha ng Diyos, ito ay mananatiling nilikha. Mm-hmm. So wala silang katangian ng pagka-Diyos at wala silang karapatan nasambahin dahil ang pagsamba ay karapatan lamang ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Kaya makikita natin, no, lahat ng uri ng pagsamba, pag ito ay binigay sa iba bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay halimbawa ng shirk. No, ang pagdarasal, no, ang paghingi ng ating mga pangangailangan na walang ibang tanging makapagbibigay kung hindi ang tagapaglikha, o ang pagkatay sa iba sa pangalan ng iba maliban sa pangalan ng Diyos, no, ang pagsumpa sa pangalan ng iba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagmamahal, ang takot, ang tawakkul, lahat ng ito ay mga gawaing pagsamba na wala tayong ibang dapat pagbigyan kung hindi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Kasabay ng mga example binanggit natin, Ustad, no, sa shirk sa Quran at yung parusa na ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ba ang magiging kadilikaduhan o sabi nating panganib nito na maaaring magresulta sa lipunan natin kung ang shirk laganap sa isang lipunan? Unang-una, no, ang epekto nito of course is about individual na nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa about individual, kahit sa sino man na nagtatambal siya sa iba, no, nagtisambal siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, unang-una ang tao na ito ay magpupuno ng takot sa kanyang puso. No, takot sa mga nilikha. No? At of course, yung takot na yun na nagbumula sa kanya, bawat isa andun, no, makikita natin na yung isang lipunan na nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay puno sila ng takot. Puno sila ng takot. No? At since ang epekto nito is sa bawat individual, ang epekto nito ay kakalat sa ating lipunan. No? Sa pamilya muna. Sa pagtatambal kasi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit yung binanggit natin kanina, no, ito ang pinakamalaking uri ng paglapastangan. Sa tuwing ang isang tao ay isang sasagawa siya ng shirk, no, nilalapastangan niya ang karapatan ng lumikha sa kanya. No? So, tingnan mo, maaring ang maging epekto sa isang lipunan ng shirk ay ang unang-una makikita natin, kawalan ng katarungan. Kasi bakit? Kung ang isang tao hindi niya kayang maging makatarungan sa kanyang Panginoon na lumikha sa kanya, mas madali para sa kanyang lapastanganin ang karapatan ng mga taong nilikha ng katulad niya. At yan ay laganap sa atin. Makikita natin yan, no? Laganap yan. Saan man lugar, makikita mo, kapag ka ang lugar na yon o ang mga tao na yon ay sumasamba at nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang mga pagsamba, makikita mo, talamak ang kawalan ng katarungan sa mga lugar na yon. Subhanallah. So, maaari bang ang kasalukuyang nangyayari sa atin sa Pilipinas, particularly, ito ay dala o resulta ng talamak na shirk na nangyari sa atin sa Pilipinas? Walang duda na ang mga kalamidad, trahedya, isa sa pinakamalaking dahilan, no, ng mga ito ay ang shirk. No, kasi sa kabuuan, ang paglaganap ng immoralidad, kawalan ng katarungan, no, paglapastangan sa karapatan ng iba at iba't ibang uri ng mga kasalanan, ito ang unang-unang dahilan kung bakit si Allah Subhanahu wa Ta'ala magbabagsak ng kaparusahan sa isang tao. Katulad na nangyari sa atin, baha, lindol sa kasalukuyan, so, bagyo. Makikita naman natin, ano, kapag ka ang isang lugar ay laganap ang immoralidad doon, masasabi natin na anumang trahedya na dumating sa kanila, anumang kalamidad na dumating sa kanila, ito ay dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa. At ang pinakamalaking kasalanan na maaring magawa ng isang tao, ano? Ang shirk. Ustad, huling tanong. Nalaman natin yung kahulugan nito at ang kanyang mga halimbawa at kaparusahan na binibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang maaari natin, o di kaya, solusyon sa shirk? Dahil ang kadilikaduhan nito o di kaya epekto nito sa panganib nito sa lipunan ay napakatindi. Ano ang solusyon? Sa atin, bilang mga Muslim at sa katuruan ng Islam, wala tayong ibang nakikitang solusyon kung hindi ang pagbabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pag-aalay ng lahat ng ating mga pagsamba sa Kanya. At wala tayong ituturing na sino man
mula sa kanyang mga nilikha o anuman mula sa kanyang mga nilikha na Diyos maliban sa kanya. At ito ang mensahe ng Islam. No. Ito ang mensahe ng Islam. So masasabi natin sa madaling salita, Islam ang tanging solusyon. Dahil sa Islam, ituturo sa atin kung paano natin maibibigay ano, yung karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Well, Ustad, that, mashallah, ang ating talakayin ay napakaganda at isa lang talaga ang aking masasabi. Ang Islam ang solusyon at ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tauhid gaya ng iyong sinabi, ang solusyon sa shirk upang ang ating lipunan ay bumuti at umigi. At mashallah, bilang panghuli Ustad, bagbigay ka sa ating mga taga-subaybay ng iyong panghuling salita hinggil sa shirk, may kinalaman sa shirk. Bilang panghuli, iiwanan ko sa ating mga taga-subaybay ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa an la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kahulugan ito, sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran o angka ng mga kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ta'alu, halina kayo sa isang salita o na magkatulad sa pagitan natin at pagitan nila. At la na'buda illallah, na wala tayong ibang sasambahin maliban kay Allah, maliban sa nag-iisang tagapaglikha. Wa an la nusyrika bihi syai'a, at huwag tayong magtatambal ng anumang bagay sa kanya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, at huwag natin ituring ang bawat isa sa atin o ang sino man sa atin na mga Diyos maliban sa kanya. At kung sila ay tatalikod, sabihin mo sa kanila, sumaksi kayo na kami ay mga Muslim. Maraming salamat, Ustad. At inshallah, hanggang dito na lang yung ating programa. At inshallah, subaybayan po natin. O di kaya masusubaybayan natin, inshallah, subhanahu wa ta'ala, susunod na ating talakayin, inshallah, ang iyong presensya dito sa Islam 101. Jazakumullah khair. At hanggang dito na lang, inshallah. At ito pong muli ang inyong lingkod, Ismail Kacharo, ang host ng Islam 101 Riyadh. Maraming salamat. At wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ma'aka rasulallah, wahishna ya rasulallah, yasinna shu'na zad wallah.